Mga ka-hunters, welcome back po sa ating channel KAALAMAN online. Ayan, at mamaya po pagkatapos nyo pong manood, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated, at mag-join na po kayo sa ating membership para makapasok sa group chat at doon makikilala nyo ang mga legit hunters, ang mga legit collectors. Makakakuha po kayo doon ng transaksyon. Unang coin kay Alfredo Gabriel. Sir Guday, ask ko lang kung anong coins mga ito at anong bansa. Thanks po. Yeah, thanks din. Ano? Tingnan natin. Yun nga lang, at mukhang may problema tayo dito dahil itong mga coins mo ay wala man lang nakalagay kung anong, walang nakasulat kung anong year, kung anong bansa, ano. Pero mukhang old coins ito, at yung pagka bilog niya, hindi bilog na bilog eh. Pag gantong mga old coins, talaga masasabi natin ito yung matatandang coins na, no? At sana pinicture mo rin yung reverse niya, baka doon meron tayong makita para malaman natin kung anong bansa ito. Diba guys, no? At baka mamaya ito ay mamaya ginto pa ito, or diba? Baka mamaya mahal ang value ng mga gantong coins. Hindi natin masabi eh. No? So doon sa mga nakakalam at nakakapamilyar sa coins nito, pwede po kayo mag-comment para malaman natin. Ako sa ngayon, wala akong idea kung anong coins ang mga ito. Ayan, sumunod kay Samson Lazaro. Good morning sir, tanong ko lang anong mga variation ito 2013, salamat din. Check natin ang iyong mga 2013 1 piso BSP. At sa bigla ang tingin, alam ko na ang dapat nung i-collect dito. Yung dalawa sa kanan, common variation yan. Pero itong nag-isa sa kaliwa na iyan, 2013, ayan po yung tinatawag nating reverse 3, na mababa po ang mintage ng mga yan. Meron po ako niya nag-iisa. Ito po yung 2013 variation na kung saan yung detalye ng buhok ni Jose Rizal ay sobrang pinong-pino. Napakaganda po niyan sa personal. Guys, ayan, hindi po yan frosted. Iba pa rin po yung frosted, o kasi ayun, wala pa akong frosted na 2013 eh. At parang lumalabas tuloy na mukhang mas mahirap hanapin yung mga frosted 2013, dahil hanggang ngayon wala pa rin ako nakikita kung ano ba itsura niyang 2013 frosted na yan. Malamang kasinlakyan itong 2013 na Obers 3, no? Kasi itong 2013 Obers 3 na tinatawag, mas malaki yan sa common eh. Pansinin mo lang, oh. Itong common, makakapalang rim niyan. Itong Obers 3 na tinatawag, malipis po ang rim niyan. At mas malaki ang circumference ng bahagya niyan. Next, Dunelagan, PTPA 1 piso 2013 coins. 2013 din yung piso niya, no? Common variation ito, pero mukhang hindi normal eh, no? Tingnan nyo guys, 2013 siya, oh. Oh. Ano sa tingin nyo? May kakaiba, di ba? Para siyang error coin eh. Tingnan natin yung reverse para malaman natin. Sa reverse, ganun din. Slightly grease error ito. Yan, slightly grease error lang ito. At pwede na rin idagdag mo sa collection mo. Pwede naman yan. No, kayo naman mag-decision. Di-decision. Ayan, nabubulol na naman. Kaya naman po mag-decide yan kung isasama nyo sa inyong mga koleksyon. Ayan, talaga namang napakahirap magsalita at nagpipilipit yung ating dila dito. Munod, ayan, kaya Len Rizzo. Nag-try lang ako kung mapapansin niya yung 1944 na week strike na picture pa sa YouTube channel ko yan. Welcome po tayo mag-share ng mga coins, at pag napili, co-content natin yan kagaya nito. 2018, meron po siya debris error dyan sa mukha ni Apolinario Mabini. Kitang-kita nyo. Oh, yun. Mga debris error yan eh. Or pwede na rin tawagin mga extra metal chips error. 2018, common lang naman ito. Kaya lang naging special siya kasi nagkaroon ng character or extra metal dyan sa face niya, no? Tapos ito si Michael Sanz, yung sinasabi natin, need ko 1 piso 2010 die 3 non-frost, sana maganda ang kondisyon. Ayan guys, doon po sa mga merong ganito na hinahanap ni Michael, mangyari na hanapin niyo yung kanyang comment at
mag-reply kayo doon, baka marami kayong stock nito 2010 die 3 non-pros. Ayun sinasabi ko, no, yung mga rare variation niya, yung mga nagko-collect niya, pag gusto nila makakuha niya, hahanapin nila yan, no? Bibilihin nila yan. Ayan, sumunod kay Edmundo Yago. Pero ba ito, boss, 2008, malaki yung year niya kesa dun sa isa. At ito ba yung 2001 na kinukulik? Tingnan natin muna, no? 2008. Ayan yung isa, no? Ah, sa tingin ko po, pareho lang naman ito, eh. Ito kasing nasa kaliwa ay nagkaroon lang na siya ng deterioration. Na-deteriorate na siya. Kaya yung year 2008 ay nagmukhang maliit. Pero pareho lang po yan. Ayan, wala pong kakaiba dyan. Pero sana pinicturan mo rin po yung reverse nito, kasi meron po tayong mga hard to find variation dito sa mga year 2008. Marami pong variation itong 2008, eh. Meron pa nga po itong tinatawag na mga hybrid, eh, sa kanyang reverse. So dapat isasama nyo kapag magpipicture kayo, lalong-lalo na yung mga 10 piso by metallic natin, kasi may mga variation po yan. Tapos itong 2010 mo, tinatanong mo kung ito ba yung kinukulik, no? 2010, tingnan natin yung reverse. Kasi alam ko, ganyan lang ang variation yan. Reverse die 3B. So common lang yan. Pero kung napakaganda na condition, halimbawa BU, itong 2010 mo, pwede pong i-collect yan. Diba guys? Sumunod naman, itong kay Alan de la Cruz, bro, ikaw na po ang humusga. Kung iyan nga yung pwedeng kolektahin. Tignan natin, 5 piso NGC year 2018. Ayan, at mukhang frosted ang yung 2018, ha. Ayan, tignan nyo muna guys. Bigyan natin ng konting time para makilatis natin kung dapat nga bang i-kolekta. Ayan, frosted nga ito, 2018 na to, at meron pong record dito. At yung mga balbon mo sa hita, ano, mukhang pwede na rin i-kolekta yan. Ayan, 2018 mil pros ang tawag dito sa iyong 2018 Alan de la Cruz. Ayan, oh. At actually pwede naman talaga i-collect ang bawat pareha or bawat years, basta uncirculated or brilliant as circulated, kasi magandang tingnan, eh, no? Tapos yung isa 2019 mo, common yung overs niya. Ayan. Pero sa tingin ko, may kakaiba dito, kaya sinama mo ito, eh. Ayun, reverse pros ang iyong 2019. Kaya pwedeng idagdag sa iyong mga koleksyon. Kasi itong reverse pros 2019, 1% yan sa nemista sa aking pagkaalala, no? 2019 na reverse pros 10. Ayan, so nice collection. At least meron ka na. Ang hanapin mo na lang yung 2018 na obverse pros die lang, pero yung reverse combo na yun, wala pang record yun. At na-content ko na yun kung napanood mo na, no? Ayan, meron pa ba? So mukhang wala na yata. Ayan, so next tayo. Next, yan, kay Junel Alaan, PTPA 10 piso 1917 ito, NGC coins. Ang gulat ako, 1917, ano, wala pa tayo AGC nun. Ayan, 2017. Ito, ayan, no, 2017. Maganda pa ang kondisyon nito. Sa lumista, sa kasalukuyan, ito po ay semi-hard to find. At meron na itong value sa uncirculated, kung di ako nagkakamali, parang nasa 82 pesos. Sabihin na natin 100. Sarado na natin 100. Para maganda-ganda ang value nito. Total, kung meron kang uncirculated, gusto mong magbenta, no? Pwede na yan sa 100. Ayan, yung kanyang reverse. Diba? So, salamat sa pag-share nyo, ha. Susunod ulit. At bago lang tayo magtapos, paalala ko lang, huwag kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. At i-on ang bell para updated kayo. At ang importante, mag-join kayo sa ating membership. Dahil once na makapasok kayo sa membership, diba guys, makakahanap kayo ng transaction doon. Legit ang ating mga miyembro. Bumibili sila, guys, no, at nagbebenta. Makakakuha kayo ng mga magandang coins doon. Hanggang susunod po. God bless you all. Out muna tayo.